Actually kasi marami din sigurong tao. Usually pagka ganun feeling ko wala namang mga experiences or wala namang mga magpaparamdam. But I guess for me, honestly medyo creepy yung bay. Tsaka maraming beses na parang finiture yun sa mga YouTube channels, kanya nakikita ko kasi tapos very interesting siya kasi hindi ko alam direct kung confirm na, pero sinasabi kasi nila sa akin nung nagsushoot kami doon na parang kamera daw doon si Gregorio Del Pilar, ganyan. So imagine like how old na yung bahay. Tapos, I guess yung pinaka-creepy na nakita ko doon is meron kasing isang room, naalala niyo yun direct? Yeah, no access. Hindi, merong ano, oo yung may mga naka, so meron kasing isang room doon, parang from the living room kung saan yung second floor, yung eksena na yung may mga kwarto namin. Pag dinerecho mo kasi yun, kusina yun. Tapos meron siyang room to the right na, ano siya, sarado siya. Pero pag pumasok ka sa loob, parang dining room siguro siya. And then meron siyang mahabang-mahabang table. Tapos yung mahabang table na yun, may mga nakaupo doon na life-size na mga santo. Tapos yung mga santo na yun, nakatalukbong ng sack or ng cloth yung head. So, actually, may video ko nun. Pero sobrang creepy talaga nun. Yun. Basta may mga ano dun eh, may iba't ibang statues ng mga santo. Tapos parang, pati yung mga caretakers, minsan nananakot na parang, minsan daw may nawawala. Diba direct, sabi nila, minsan daw nawawala daw yung nandun sa case or something. Hindi ko naman alam kung totoo. Wala naman ako naramdaman. Pero, creepy lang talaga siya. And to add nga, may dun sa second floor, yun nga, may room na puro mga revolta na parang kumakatok talaga, nakatakip yung mga ulo. Oh, parang nakaganon yung mga kamay sa table. So parang creepy lang, baka biglang pagtingin mo, totoo na yung kamay. So ginawa namin, winall off yun eh, ng production designer. Ginawa na lang fake wall para wala nang accidentally pumunta dun. So creepy dun sa house na yun, doong isang gabi, syempre mag-hotel after the shoot, no? Naiwan lang doon yung mga art department. Tapos may pumuntang isang group na ghost hunters daw sila. Kasi haunted daw yung house na yun. So, pumasok talaga sila na may camcorder. Tapos, ang weird, naghahanap silang ghost. Pero sabi ko sa art dep, baka scam yan, ha? Ingat. Parang ako kasi medyo, as a horror filmmaker, ako very skeptical rin ako eh. Parang si Jamie. So parang ako, lagi ko lang silang winawarn na ingat doon. Kasi nakita yung set, yun nga, hot set. Pero yun, ang creepy lang na yung lugar na yun, pala siya, pinupuntahan daw talaga ng mga ghost hunter. Kaya baka nga may spirits doon. Saan yung direct? Saan yung location? Dalawa yung location namin eh, sa may Bulacan area. That house? Bulacan mismo? Hmm. Congrats po sa movie nyo. And I've been your fan po, Miss Nadine, since I was a kid. So, 20 na po ako ngayon. So, I'm so happy. Kalma. Actually, parang nireveal mo naman yan. Okay. lahat ng na-achieve niya ngayon. Thank you. Maraming salamat. Grabe ng bunyog naman to si Ate Girl. Natawa ko dun sa scam, direct. Ganun na pala kayo na, no, pag binabati. I've been your fan since I was a kid. Parang, okay. Nandun na pala tayo, my gosh. Maraming salamat for that question. Oh, next question po natin. Ito na po, yes sir, go ahead. Hi, Nadine. Hello. Congratulations. Na-enjoy mo bang gumawa ng horror film? Sobra po. Hindi, kasi ako talaga, favorite genre ko talaga is horror. So, parang aside from, you know, manonood ako ng mga horror movies, matatakot ako sa horror movies, at least this time around, kasama na ako dun sa storya na yun. Tsaka ang fun lang niya kasi sobrang interesting nung process niya. Parang, aside naman from the usual, you know, yung usual na process ng filmmaking, marami din, for Nocturna, maraming prosthetics. Tapos, gusto ko rin yung pag sinasabi ni Direk na yung wala kaming kabaduhan ng eksena. Alam mo yung mga scenes kasi na gano'n, yun yung tinatakot namin yung sarili namin. Just to, you know, just to bring the scene alive. So, sobrang interesting talaga siya sa akin. And I really love the setting. Na, alam mo yun, it's a normal setting. Kunyari, the leader was in office. Ito namang nocturno bahay. So, parang gustong-gusto ko yung natatransform siya into something creepy or something na, alam mo yun, na medyo eerie.
or yeah, mahilig lang talaga ako sa horror films. Although maganda naman, no, yung deleter and nocturne, ano mas mahirap na gawin para sa iyo? Ito yung deleter. Honestly, I feel like yung deleter kasi sobrang contained nung ano, nung look, I mean yung location namin. Bira lang kaming lumabas ng location. Usually yung scenes namin nandun lang sa office. So I guess mas madali yun. Pero ito kasi sa nocturne, ang daming elements na kasama, may ulan. Tapos meron pang yung mga parang ang daming eksena sa labas. So syempre shooting is a bit different. Medyo hindi naman siya naging mahirap, pero syempre merong times na nag-shoot kami sa tapos bumagyo pa. Saan nga yun, Derek, yung may tulay? Kusan yung old house? Anong lugar na yun? Basta yun, yung area na yun na yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. So, so nahirapan yung crowd dun kasi medyo maraming tao, nahirapan sila mag-control. Tapos nag-roro pa kami, as in napunta pa kami sa Marinduque, bumalik, nag-ground trip kami, gano'n. So, mas maraming ano, like different conditions talaga. Kaya definitely, mas challenging tong nocturno. Last na lang kasi magkasunod yung deleter. Almost parang deleter and ito. Siyempre, natatag ka na ngayon as horror queen. How do you react? Parang hindi, I mean, I'm happy. I'm very honored. Pero parang 2 films pa lang naman kasi. So parang I feel like it's too early. I don't know. Pero kung gusto niyo ako tayo working, edi okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Salamat po. Kung horror queen ka na, dapat mayroon kang signature sigaw, di ba? Parang si Chris na, oh! Paano? Sorry, ito ako sa siguro sa next project naman ni Direct Mick, magkakaroon ako ng signature screen. Yun. Direct, baka, baka masali ako dyan kasi meron na ako signature. Eh. Oh. Yung ginawa ko kanina yung big, yun, signature screen. Ganon, yun yung signature screen ko. Next question po, task away tayo. Right over there. Saan po? Babe, nakatumingin. Sa taas daw po. Ayun, meron din po tayo sa taas. Let's give a chance to those na nasa taas po. Doon daw po sa likod muna daw po. Yes, ma'am. Sorry, pabalik po tayo dyan. Opo. Ayan, taas kamay po yung nandiyan sa taas. Ay, sila tingnan po. Yes, thank you. Go ahead po. Introduce yourself. Thank you. Hello po. I'm JJ po. And gusto ko lang po sabihin na ang ganda po nung film. As also, a big fan po ko kayo ni girlfriend ko. yung question ko po kasi kay Sir Red po. Kasi usually po, when I watch horror films, there's this concept na yung final girl. Na yung usually, at the end, yung final girl, is siya yung mag-ano nung sa horror na magtatapos dun sa film. Pero kasi based po dun sa dalawang movie na panood ko po na gawa niyo po, sa Deleter and yung eto po, Nocturno. Saan niyo po nakuha yung concept na pag every time na pag-ano na yung ending, parang there's a ano idea na may magsusurvive ba o wala, or yun na talaga yun? Yun po yung question ko. Yeah, actually na-notice ko rin yan. Kahit hindi yung horror films ko, no, marami mga movies ko laging mataas yung chance na ano mamatay yung main character. Okay. Even yung mga drama ko, mga thriller ko. Hindi ko alam, baka parang personally, mas gusto ko yung gano'n, yung parang closed loop lagi. Parang, in a way, window siya ng last days ng character na yun. And I think yun yung pinaka-interesting eh. Parang, yun yung summary mo eh. Diba? Yung final days mo, ano yung decisions and actions na gagawin mo in your final days. So, siguro nagkakataon na for me, when I think of characters or stories, yun yung pinaka-interesting na moment. Yung final moments ng lives nila. Even my mga crime thriller ko, Neo Manila, si Yula, nandun eh, parang, diba, namamatay yung mga characters ko. And, I don't know, parang personally, ganun yung themes na gusto ko, na parang, mga misunderstood na characters, parang sila yung na-villainize ng mga nasa paligid nila. I feel like yun yung isa sa pinaka-scary na situation eh, na ikaw yung parang mali, parang ganun, ikaw yung kina-cast out ng society or ng family mo or ng authorities, di ba? Ganun yung mga movies ko kasi ang hirap ng ganun na feeling, yung wala kang kakampi and then final moments mo. So, very oppressive siya siguro kaya nag-lean ako towards those types of films.
pero subconscious yun. Actually, nung pinoint out mo, yun nga, na-notice ko ang mga main character ko na mamatay. Siguro yung problem nun, lagi kaming walang sequel. Kailangan namin, ano ulit, spin-off na lang or prequel. Thank you po. Ayan, thank you. May nag-phone in question po dito kung naipasok daw po ito sa MMFF or inihabol daw po ba or ganyan, yun po yung katanungan. Ano daw po nangyari? Opo, last year. Well, I think yung good thing na nangyari after Deleter, no? We were very lucky, parang perfect storm siya na everyone was coming out of pandemic. Tapos yung viewers, medyo iba na yung taste kasi nung pandemic, puro tayo streaming, na-expose tayo sa genre cinema. So I think nag-work yun for Deleter na medyo, you know, successful nag-box office. And because of that, in a good thing to na dumami yung horror. Like nakita talaga namin yung trend na ang dami nag-submit ng horror sa MMFF. So, you know, realistically, very competitive, especially na they won't select more than one or two per genre. Hindi naman pwedeng horror film festival yun. So, very tight siya. So, di ba, Viva also submits romantic films, ganun. So, admittedly, competitive siya. Pero, we're lucky nga na Amazon Prime Video gave us this very good slot, no? Halloween, tapos worldwide. Birthday pa ni Nadine. And ako as a filmmaker, ang important lang naman ma-reach namin yung audience. Ako hindi ako namimili talaga ng platform. Nag-start ako Cinemalaya eh, diba? CCP, yung mga films ko, may films ako sa YouTube, sa Netflix. So, hindi masyado, hindi ako picky sa ganun, sa platform. Ang important, ma-reach yung audience kasi yun lang naman yung goal namin. So, I'm still happy na, ano, at least nag-opportunity to see it on the big screen na tama yung sound mix. Dito, mas rinig mo yung mga footsteps, yung mga hinga. Siyempre, yun lang yung challenge, no? Pag pinapanood na siya sa cellphone, yeah. Sa laptop. So, ako thankful ako na at least we got to see it here. Pero yun, I'm still happy na at least worldwide release. So, you know, more people get to see it. Thank you so much, Derek. We have time for one more question po. So, ayan. Ang ating staff, sige po, go ahead. One more question daw po. Ayan. Ayun ga, congratulations po muna ulit, Sir Wilbert, Ms. Nadine, and then Director Red. Ang question ko lang po, what if bigyan po kayo ng chance na magkaroon ng collaboration to international horror film? What particular country po yung gusto nyo magkaroon po kayo ng film na makikipag-collab po kayo doon sa horror film ng country na yun? Thank you po. Ako siguro sa Thailand, since medyo ano sila eh, parang medyo ganun din, parang nag-lead din sila sa mga pinaniniwalaan ng taga doon, ng probinsya, gano'n. So, maganda yung plot lagi pag sa Thailand, sa mga napanood ko. Ako po isa sa mga favorite ko na horror movies, yung Imprint, Japanese. So, gusto ko yung mga ganung klase ng films na parang hindi siya normal, parang paano ba? Hindi ko alam kung paano siya i-describe direct. Yung mga characters doon, parang very, ano siya, medyo fantasy yung pagka... Parang old Japan, pero may pagka-fantasy na... Basta medyo ano yung concept niya, medyo weird. So gusto ko yung mga ganun, parang sobrang like... Parang ganun, hindi ko siya maintindihan, pero nakakatakot siya, ang ganda niya. So yun, definitely for me, Japan. Siguro, ganda rin ng mga Japanese horror, yung favorite namin, syempre yung mga Ring, you know? Very, ano, yung mga Japanese, very somber, no? yung tone, yung atmosphere, yung mood, yun yung tinatry rin namin gawin with like Deleter or Nocturno, di ba? Hindi siya yung loud type of horror. Pero syempre, part of me, yung parang craftsman sa akin, gusto pa rin ng, ano, mas, I guess, conventional pa rin na spectacle na horror. So, gusto ko eventually mag sci-fi horror. Like, gusto ko yung Alien Romulus, di ba? Parang back to basics na may
may production value, may spectacle, and then may horror elements pa rin, and may action, ganun. Pero yung mga ganun kasi kailangan ng budget. So I think yun yung challenge. Maraming salamat po. Let's give them a big round of applause.